Today is January 24, 2020. There are two Filipino crews. Agbayani Judy Ramos. Lucero Rolando Torricer. Maligayang pagdating sa bawat isa at sa inyong pagiging bahagi ng industriyang pangingisda sa Taiwan. Sakop ng trabaho ng mga barkong mangingisda at tatlong malaking karagatan. Madaming paghahamon sa trabahong pangingisda upang matiyak ang inyong kaligtasan at kabutihan sa trabaho. Alamin ang ating mga karapatan. Sa pagpasya mo magtrabaho bilang mangingisda, magpipirma ka ng kontrata sa trabaho sa iyong amo sa Taiwan at pipirma ka rin ng kontrata ng serbisyo sa Taiwan Broker. Kasama rito ang panahon ng kontrata, ang trabahong gagawin, sahod, insurance, gastos sa transportasyon, oras ng pahinga, labor protection, sakit at aksidente, serbisyo ng broker, utang, pananagutan, paglabag sa kontrata, paglutas sa problema at iba pa. Sumusunod ang paliwanag sa bawat isa. Una, panahon ng kontrata. Kapag ikaw ay pipirma, tingnan mabuti ang kontrata. Dapat malinaw na nakasulat ang taon, buwan at petsa. Kapag lumampas dito ang panahon ng operasyon ng barko, automatic na pahahabain ang panahon ng kontrata hanggang matapos ang paglaot ng barko. Sa pagtapos ng kontrata, kung pumayag ka at ang amo mong ituloy ang kontrata, kailangan pumirma ng bagong kontrata ang dalawang panig. Pangalawa, ang trabahong gagawin. Garantiya ng kontrata ang sakop ng iyong trabaho at kung sa aling barko ka magtatrabaho. Kapag hindi ka pumayag o hindi pa naaayos ang transfer ayon sa patakaran, walang makakapagpilit sa iyong lumipat ng trabaho sa ibang barko. Pangatlo, sahod. Bukod sa pagbigay ng amo ng iyong pagkain sa barko, dapat ding ibigay ang sahod sa paraang napagkasunduan ninyo. Maaaring ibigay sa iyo ang halaga ng buong sahod o ipadala ang bahagi ng iyong sahod sa pamilya mo. Sahod at may regular bonus. Hindi bababa sa $450 bawat buwan. Sa tuwing tatanggap ng sahod o bonus mula sa amo, pirmahan at lagyan ng thumb mark ang papel upang mapangalagaan ang ating karapatan. Pang-apat, insurance. Dapat kang mabigyan ng insurance sa aksidente, paggagamot, at pagkamatay. Hindi dapat bumaba sa 1,000,000 NT ang sakop ng insurance sa pagkamatay. May katumbas na halos $32,000. Pang-lima, gastos sa transportasyon. Tuwing pipirma, tandaan at alamin sa amo kung kanino ang gasto sa transportasyon mula sa pinanggalingang bansa hanggang makarating sa barko. Pag natapos ang kontrata, amo ang dapat sumagot sa tiket mong pauwi. Ngunit, kapag ikaw ay lumabag sa batas at napauwi ka o napaaga ang pagtapos mo sa kontrata dahil sa sariling dahilan, babayaran mo ang sarili mong tiket pauwi. Pang-anim, oras ng pahinga. Ayon sa patakaran, hindi dapat bumaba sa 10 oras ang pahinga sa isang araw. Ngunit dahil kakaiba ang trabaho ng mangingisda, kung dahil sa pangangailangan ng barko, tauhan o nahuling isda at kakayanin ng katawan mo, matapos mapagkasunduan ng amo o kapitan, maaaring habaan ang oras ng trabaho at palitan ng ibang araw ng pahinga. Pang-pito, labor protection. Upang mapangalagaan ang iyong kaligtasan sa trabaho, dapat tiyakin ng amo na may sapat at mahusay na kagamitang pangligtas sa barko, tulad ng lifeboat, life vest, salvavida, at iba pa. Sa pagsasatupad ng trabaho, magbibigay ang amo ng mga kagamitang kinakailangan sa trabaho, tulad ng bota, guantes, damit na panglamig, at iba pa. Pang-8, sakit at aksidente. Kapag nasugatan ka o nagkasakit,
Dapat dalahin ka ng amo at magpagamot, lalo na kung nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho. Dapat bayaran ng amo ang gastos sa paggagamot. Kung sakaling hindi ka mapagaling agad o magpakamatay, ikaw at ang iyong mga pag-aari ay ibibigay sa nakatakdang tao. Amo ang sasagot sa gastos sa pagpapauwi sa iyo. Makikipag-ugnay ang broker sa pamilya mo. Aayusin ang iyong mga dokumento at babayaran ng insurance. Ngunit kung hindi dahil sa trabaho ang iyong sugat o sakit at hindi ka makakapagtrabaho sa madaling panahon, maaaring walang bayaran ng amo at mapaagang makansela ang iyong kontrata. Pang-siyam, serbisyo ng broker. Mga serbisyong bigay ng broker. Ayusin ang mga dokumentong kailangan sa trabaho sa barko sa Taiwan. Paghatid sa lugar ng trabaho at pagsundo sa pagtapos ng kontrata. Tulungan kang makiusap sa amo. Dapat ding sabihin sa iyo ng broker ang mga patakaran sa trabaho at pamumuhay. Pa-schedule ng medical examen sa ospital, pagsalin at pagsangguni. Dapat mong tandaan ang emergency telepono ng broker agency para masabi agad ang iyong problema. Sa kontratang pinirmahan mo at broker, nakasulat ang halaga ng dapat bayaran sa pagproseso ng papeles, medical exam at iba pa. Hindi dapat maningil ng halagang hindi nakasulat sa kontrata. Pang-sampo, utang. Kapag kailangan mong mangutang sa amo o sa broker, o humingi ng tulong na bayaran muna nila, dapat isulat sa papel ang taong pinagkakautangan, ang halaga, at paraan ng pagbayad. Tiyakin mong sarili bago pirmahan at lagyan ng thumb mark. Hindi maaaring lumabag ang sinuman sa pagkasunduang paraan ng pagbayad at hindi maaaring kaltasin sa sahod ang anumang pagmulta o penalty. Pang-11, kakaibang pangangailangan. Kung dahil sa relihiyon o kaugalian at may mga bawal o kakaibang pangangailangan, sabihin agad sa amo, broker at kapitan. Pang-12, pananagutan. Itupad ang kontrata at sumunod sa batas. Sumunod sa utos ng amo at kapitan. Huwag dakpin ang kasama at huwag makipag-away. Huwag maninira ng gamit at iwanan ang trabaho. Hindi sumama sa paglaot at iba pa. Bawal ang baril, bala at armas. Upang madaling maiayos ng broker ang iyong mga dokumento, dapat magbigay ng tamang impormasyon. Kung dahil hindi tama ang impormasyon at nagkaroon ng problema sa iyong pag-alis, sarili mo itong pananagutan. Pang-13, paglabag sa kontrata. Kapag nais mong agahan ang pagtapos sa kontrata, dapat bigyan ng abiso ang amo o broker. Kapag napaaga ang pagtapos ng kontrata o lumabag sa pananagutan at nagdulot ng pinsala sa amo o broker, maliban kung may dahilan kang hindi mo kayang pigilan, kung hindi, dapat mo sagutin ang kompensasyon. Ganoon din, kung pinaaga ng amo o broker ang pagtapos ng kontrata at nagdulot ng pinsala sa iyo, kailangan nilang sagutin. Pang-14, kontrata. Dapat magbigay ang amo at broker ng sapat na oras upang basahin mo ang nilalaman ng kontrata. Matapos mong maunawaan ang iyong mga karapatan at pananagutan, magpipirma ng kontrata sa amo sa Taiwan at isang kontrata sa serbisyo ng broker sa Taiwan. Tandaan, dapat may kopya ka nitong mga kontrata. Nais namin magkaroon ka ng ligtas at maayos na trabaho. Kapag nagkaroon ka ng anumang paglabag sa karapatan sa trabaho, hindi pagkakaintindihan o pagmaltrato sa trabaho, huwag patagalin at i-report agad. Kapag nasa Taiwan, tumawag sa 1-955. Kapag nasa labas ng Taiwan, tumawag sa +886-2-8073-3141 o magreklamo sa TECO, observer o investigador, o maaring sa pagbalik ng barko sa Taiwan, magsabi sa bumibisitang opisyal. Nais ng Fisheries Agency, masayang lumaot
at payapang umuwi ang bawat isa nating kasama.